for today's video guys is magbibigay lang pala ako ng unting tips para dyan sa mga friends natin na gustong magsimula ng pag-vlog or pag-YouTube. Push nyo lang yan, kaya nyo yan para sa mga nagsisimula pa lang dyan, kagaya ko. So magbibigay lang ako ng unting tips guys sa pagsisimula ng pag-YouTube. Kung paano natin maipasa yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Yes, tama yung narinig niyo guys. Kailangan natin ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours sa loob ng 12 months. Yun ang requirements ni YouTube para makapag-apply tayo ng doon sa Google AdSense YouTube Partner Program ba tawag doon? Tama ba ako guys? YouTube Partner Program. So yun na yun. Yun yung requirements ni YouTube guys para makapag-apply tayo doon. So guys, yun. Para ma-share ko lang din sa inyo yung karanasan ko dito sa pagsisimula akong mag-YouTube. Tapos, para makakuha na rin kayo ng idea guys. So in my case naman, sa case ko, nagsimula akong gumawa ng YouTube channel is September 10. September 10 guys. Tapos, blessed naman ako kasi sa loob ng 3 months guys, naipasa ko yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. And then the good news dyan is, mabilis lang din tayo nakapag-apply ng monetization, na approve lang tayo within less than 24 hours. So, ikikwento ko muna sa inyo guys para makakuha kayo ng idea. Okay? So, yun na nga guys. Nag-start ako ng paggawa ng YouTube channel September 10. Tapos, nakuha ko yung 1,000 subscribers mga November guys. Nakuha ko na yung 1,000 subscribers. Paano ko ba nakuha yun? Ito guys, tips ko sa inyo kung paano ko nakuha yung 1,000 subscribers. Mag-join kayo sa mga small YouTubers group, tapos meron doon marami kasing nagpo-post doon guys ng gano'n, nakakatulong yung hey PME gano'n, VLS gano'n gano'n. Oo, nakakatulong yun guys, magpalitan kayo ng pag-subscribe sa isa't isa, tapos kasi gano'n mayroong mga proof doon, so ayan, mag-PM-PM kayo, tapos ayun, palitan kayo ng subscriber, so nakakatulong yun guys, promise. Tapos number 2, promote your channel. Pwede nyo i-promote yung channel nyo sa mga ibang social media account nyo. Pwede sa Facebook. Pakisuyo kayo sa mga friends nyo na baka naman, pa-subscribe naman dyan, ganyan-ganyan. Huwag kayong mahiya guys na i-promote ninyo ang inyong channel kasi gusto nyo yan eh. So, gusto nyo gawin yan. So, push nyo yan. Huwag kayong mahiyang mahihinang tulong sa mga kamag-anak nyo, sa mga friends nyo na ano, ganun, mag-subscribe naman sila sa channel nyo. Ganun. Ganun yan. Giniago ba? Tapos guys, number 3, keep on uploading videos. Dapat masipag tayong gumawa ng videos. Kung kaya nyo namang gumawa ng videos everyday, why not? Kasi guys, maganda yun kung consistent kayo lagi na mag-upload. Yun na nga, be consistent. Lagi kayong mag-upload guys. Kung kaya nyo, yun na nga sinasabi ko pa, ulit-ulit ka besh. Kung kaya nyo mag-upload araw-araw, so mag-upload kayo araw-araw. Or pwede rin once a week. Kung ano, kung busy talaga kayo, ayan, mag-upload kayo kahit once a week. Kung pwede naman talaga araw-araw, so pwede kayo mag-upload araw-araw, guys. And, ayan guys, makipagkaibigan kayo. Dapat marunong tayo makipagkaibigan sa mga iba din ng mga small YouTubers para makagain tayo ng friends. Kasi dito sa YouTube, guys, tulungan. Kailangan natin help each other, makipagtulungan tayo, ganyan, support. Kasi alam niyo naman, guys, hindi naman tayo mga artista, hindi naman tayo mga sikat na ayan, magpag-aano agad tayo, maraming magsasubscribe agad sa atin.
or mag-watch ng mga videos natin. So, need natin makipagtulungan, makipagkaibigan tayo. Support-support sa mga friends para i-support din nila tayo. So, ganun lang yan, guys. O, tapos, yun na nga, guys. Mag-be consistent lang kayo sa pag-upload talaga. Tapos, guys, yung mga... Kasi hindi talaga yan may iwasan na yung sasabihin natin na nag-unsubscribe yung mga nakadikita natin, yung nag-subscribe sa atin. Hindi yan sila nag-unsubscribe, guys. Siguro sa mga iba talaga nag-unsub din, pero yung karamihan, hindi nag-unsubscribe yan. Kung hindi, nasa spam. Kusang si Lulu ang nag-spam doon or na si YouTube dahil hindi natin maayos pagka-subscribe. Kailangan muna kasi, guys, mag-watch muna tayo ng video 3 to 5 minutes bago natin i-subscribe yung tao para legit siya, hindi siya ma-spam. So, ayun na nga, guys. So, balik tayo sa experience ko pala. So, ganyan, mga November, na-reach ko na yung 1,000 subscribers. So, WH na lang kulang ko, guys, yung 4,000 watch hours. So, pinush ko talaga yun, guys. Sinisikap ko talagang maipasa yun. So, blessed naman tayo. Pagdating ng December 23, na-reach na natin ang 4,000 watts hours. Na-reach ko na, guys, ang 4,000 watts hours. So, malaking pasasalamat ko talaga noon. Sobrang saya-saya ko. Tapos, guys, nag-apply agad ako ng monetization. Kinagabihan noon, nag-apply agad ako, guys, December 23 ng gabi. Kinabukasan, guys, December 24 ng mga alas 4 ng hapon, na-approve na tayo, guys, ni YouTube. Naging partner na tayo ng YouTube program. So, ang saya-saya ko, guys. So, ako, in my case, nakuha ko yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours in 3 months, guys. September, October, November, December. So, guys, in 3 months, naipasa natin yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours and din na-monetize na tayo. So, meaning na-monetize ako sa loob lang ng 3 buwan. So, yun yung mga ano doon, guys. Yun yung tips ko sa inyo. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano doon sa mga sinabi ko nung una na mag-join kayo doon. Madami doon sa YouTube, guys, sa Facebook, guys, mag-search kayo doon. Group of small YouTubers, madami doon, guys, mag-join kayo doon. Tapos, marami kayong makikilala di doon ng mga ano, naghahanap din ng mga... Ayun, makaka-subscribe din. So, pwede ka makipag-anuhan sa kanila, makipagkaibigan. Tapos, yun na nga, gaya na sinabi ko, oy, tara, subscribe tayo, ganyan-ganyan. So, magpalitan na kayo ng subscribe. Tapos, ito pa pala, guys, dagdag ko. Nakakatulong din yung sumali ka sa mga GC ng watch to watch. Malaking tulong yan, guys. Diyan din ako nakagain ng subscribers and makahanap ka din doon ng mga kaibigan. So, mag-join ka doon. Gawin mo na bash. Kung gusto mo mag-vlog, gusto magsimulang mag-vlogger, gawin mo na. Simulan mo na. Kailan mo pa ba simulan? So, mag-start ka na, bash. So, yun na nga, bash. Sana, bash, may natutunan ka sa, at may nakuha kang idea, at sana na-inspire kita sa kwento ko. Kasi nanonood lang ako lagi ng mga vlogs, nanonood-nood lang ako, tapos ngayon, bash, nakuha na natin talaga, naging partner na tayo ng YouTube program. Small YouTuber na talaga tayo, na-achieve ko na talaga dahil monetize na ako. Bago lang naman tayo, nagsisimula pa lang naman tayo, guys. Pero sobrang pasasalamat ko kay Lord and nagkaroon din ako ng mga legit friends.
Nagkaroon ako ng mga legit friends. Tapos, ang dami-dami kong nakikilala, guys. So, sana ikaw, Besh, magsimula ka na. Ano pa bang hinihintay mo? Hindi. Kung gusto niyo magsimula, guys, ng pag-vlog, push niyo lang yan. Tiwala lang sa sarili. Kaya niyo yan. Tips ko lang din, guys, bago kayo mag-apply ng monetization doon sa Google AdSense, mag-ano kayo, guys, ang channel niyo dapat linisin niyo muna kung meron ba para hindi kayo matagalan, guys, para hindi kayo matagalan maghintay, para sure tayo na ma-approve talaga tayo. Linisin muna natin ang ating channel. Meaning linisin, guys, yung kung meron kang may copyright ka doon, pwede mo i-mute yung copyright doon. Linisin mo muna ang iyong channel. Tapos, i-assure muna talaga natin na maayos ang channel natin bago tayo mag-apply para hindi tayo mahirapan, guys. Kasi, nakaka-tense, besh, maghintay. Nakaka-tense maghintay kung ma-approve ba kaya tayo ni YouTube. Matatanggap ba tayo or hindi. So, kaba-kaba. Ako talaga nun, guys, sinamahan ko ng pagdadasal talaga na ma-approve lang agad ako. So yun na nga, guys, ako nga sa case ko kasi, madam, meron akong copyright. Hindi naman copyright strike, guys. Sana wala kayong copyright strike, kasi pag copyright strike, mahirap yun, guys. Mahirap yun kasi kung tatlong beses na tayo mga copyright strike, i-block na ni YouTube yung ating account. So, sayang naman ang ating effort. Pag copyright lang, guys, medyo okay lang yan kasi yun yung copyright, yun yung mga background music, mga music na ginagamit natin sa ating mga video, sa paggawa ng videos. So, mabuti, guys, yung gumamit tayo ng background music doon sa videos natin, yung no copyright claim. So, yun na nga, guys. Pwede nyo i-mute ang inyong video na may copyright. Or pwede nyo palitan doon, guys. Meron nakalagay doon na pwede nyo palitan ng background music. Meron doon. Pwede nyo siya i-edit. Pero sa akin naman, yung iba, kasi nagkaroon, walo yung copyright ko, guys. Sa totoo lang, walo yung copyright ko na nag-apply ako ng monetization. Pero bago ako nag-apply talaga, nilinis ko muna yung channel ko. Nimute ko muna yung mga videos ko doon na mayroong copyright claim. Tapos, yung iba pinalitan ko ng background music. So, guys, mas mabuti talaga na linisin natin ang ating channel para hindi tayo mahirapan na mag-apply kay YouTube at ma-approve tayo agad. Makamit natin ang ating minimithi. Char, minimithi talaga. Yes, guys, para ma-approve natin ang ating minimithi na ma-monetize tayo, ma-approve tayo agad. So, hanggang dito lamang, guys. Salamat sa panunood. Sana na-inspire kita. Sana may natutunan ka. Sana nakakuha ka ng idea kung paano magsisimula sa pag-YouTube. Kung bago ka pa lang sa aking channel, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit mo na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago akong video. Thank you so much for watching, guys. See you on my next vlog. Bye!